Welcome everyone, Recontech is back. This is the part 2 of Mitsutech Repair Electric Fan. Ayan, pagkatapos ko na may harness, nalagyan ko na ng tie wrap, napalitan na natin yung thermal fuse. Sa palagay nyo kaya ay meron na tayong mamimeasure na resistance dito, mga newbie at subscribers na nanonood ngayon. Oh, yeah. Atin na pong subukan yan para ma-improve natin at everybody happy. Ayan, ilagay natin sa resistance again. Naka-resistance settings na po tayo. Kita ba? Hanapin ko lang yung plug, nawawala. Ito na po yung ating plug. Atin ilalagay yung probe natin dito na dapat mayroon na tayong masusukat kung wala po tayong problema dito sa coil. Kung wala pong nasunog dyan o napatid, ay may mamimeasure tayo na resistance. Lagay natin sa 1. Ayun, gumalaw. Meron tayong 416 ohms. Tapos, number 2. Lagay natin sa number 2. Ayan, number 2, lumagitik. Hindi ko na po maipakita sa inyo yung selector. Naririnig nyo naman at nagkakaroon ng changes sa ating reading. Ang number 2 natin ay 386. At yung number 3 ay 304. Okay. Proven na thermal fuse po ang sira natin. Yahoo! Pero hindi lang po magpahanga yan. Si Recontech ay iku-condition niya po lahat. Magpo-proceed din po tayo sa pagpapalit ng bushing para recondition na po lahat. What? Kita nyo yon? Napansin nyo ba yung mga newbie at mga subscribers ko? Magpapalit tayo ng bushing para i-recondition na natin lahat. Recontech, di ba? Yun, nuggets din. Doon nagsimula yung pangalan ni Recontech. Kasi i-recondition niya yung mga sira. Sira na to eh. Yan. Kunin lang natin yung ating Magic 2x2. Yahoo! Ito. Bago tayo mag-proceed dyan, ay atin naman bigyan daan yung request ng aking subscribers na mainit-init pa kani-kanina lang. At sabi ko sa kanya ay aabangan niya itong video na to dahil papano daw mag-test ng kapasitor. Ito po. Okay, welcome back sa Recontech channel. Yung aking isang subscribers, balikan natin, na nagtatanong kung paano mag-test ng kapasitor. So ito yung chances natin sa kanya na magturo tayo. Ito na sir, di ko na kita papangalanan, pero nag-message na ako sa iyo na tuturuan kita. Kung may multimeter ka, kahit digital na katulad nito, at either analog man yung hawak mo, lagay mo lang sa times 1, pwede na yon. Sa digital kasi, ipapakita na sa iyo agad yung accurate value. So, nasa resistance. Di naman makita, Recontech. Nga naman. Nakatago. So, nasa resistance settings na tayo. Ililipat natin sa selection. O may select dyan. Lagay natin sa capacitor na ang sign ay NF nanofarad. Yun po yung sign niya. Tapos, ito yung 2 microfarad. So, tingnan natin kung 2 microfarad nga po yung mamimeasure natin. Ayan. Ayan po, 2.036. So, considering na pasok po dun sa kanyang bracket na 2 microfarad. Ayan po. Sir Recontech, paano kung baliktad po yung probe natin? Wala pong problema yan. Baliktarin natin mga newbie at mga daddy na sumusubaybay ngayon. Binaliktad ko na po. Ganun pa rin po. Eh yung wiring po, Mr. Recontech, wala ring problema kahit baliktad po yung magiging wiring nyo. So, palit naman tayo sa 1.5 microfarad. 1.5 microfarad nga kaya ang ating mamimeasure. Ayan na. Bantayan nyo po. Ayan po, 1.5 microfarad. Okay? Kung sa analog naman, sir, ang gamit mo, ilagay mo sa times 1, ang tantsa ko dyan na mariread mo dapat ay 1,005. Ohms, ganun. Ayan, naipakita ko na sa iyo kung paano mag-test ng kapasitor.
Maraming salamat sa pag-request mo sa Recontech at pagsubaybay mo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na para si Recontech ay matulungan mo din naman. Okay, proceed na tayo sa pagpapalit ng bushing ng ating Mitsu electric pan. Bago tayo magpalit ay shoutout muna sa mga bago natin subscriber na mga sumusunod. Kay Sir Bong Electronics, maraming salamat sa iyo, sir. Kay Sir Ken Ken, how are you, sir? Kay Sir Jomari Bakay ng Cagayan Valley, anyat madamag, sir. Kay Sir Christopher Makapagal, stay safe, sir. Kay Bisaya Moto Bilag, kamusta mo diha, bay? Kay Sir Manuel Lapira, stay safe, sir. Kay Engineer Joel Amox Quisana ng San Pedro Laguna, stay safe, sir. Kay Sir John Mervin Jacob, stay safe, sir. Kay Sir Jesus Trajeco, how are you, sir? And the last but not the least, Sir Vargas Antonio, stay safe, everyone. Ito, ituturo ni Recontech sa inyo kung paano magpalit ng bushing ng ganitong electric pan. Yung flower, yung kanyang retainer ring. Ayan. Naituro ko na to sa ibang mga video ko, pero alang-alang sa mga bagong dating na subscribers ko ngayong araw na ito o sa pagkakataong ito, ay ituturo ko rin sa inyo kung paano magpalit ng bushing. Yan, atin lang pong itataob yan. Tapos itutulak lang natin palabas ng ganito. Ayan po, tulak ko lang. Yun, natanggal na. Gusto nyong makita. Ito po yon bushing nya. Ito po yung retainer ring nya. Anong kadalasan na ginagawa natin dyan, mga viewers at mga newbie? Ibinubukadkad lang po natin yan. What? Sa pamagitan ng long nose, pwede po yan, long nose, ayan. Atin lang tutulungan. Kung nasa saraduhan, mamaya pakita natin, ganito lang po yan. Yon, bumalik. Ayan, bumukadkad na. Kasi gusto kong makita ng viewers ko, medyo pilipit yung sitwasyon. Ayan. Tapos yung kabilang gilid. Ayun. Kabila pa. Ayan. Kita nyo yan. Nagkaroon na po ng bumuko na po ng kanya. Ayan. What? Napakaganda nga po eh. Merong ibang pamamaraan dito, mga viewers at mga subscribers ko, maging sa mga daddy. Yung iba po na magagawa nito ay tinutungkab po. Lahat. Si Recontech po ay hindi na. Kung meron namang simplest way na paggagawa, ay pwede naman natin gawin. Huwag lang po bypass ng thermal fuse. Hindi po nagtuturo si Recontech na i-bypass ang thermal fuse. Kasi safety is my quality. Gusto ko pong lagyan ng safety yung aking customer. Kaya kahit mahirap gawin na magpalit ng thermal fuse ay nagpapalit po ako. Okay, ito na yung bushing na brand nyo. Akin nang ilalagay. Ang itsura nito kanina, mga newbie, ay naka, yung nguso ay nakababa. Ilalagay na po natin yung bago. Ayan. Eh, ayaw naman lumapag, Mr. Recontech. Nakabitin pa. O nga, tutulak lang natin yan ng bagya. Yun, narinig nyo ba? Pumasok na po, di ba? Tapos, syempre, nakabukadkad pa rin yung mga gilid dyan. Kita nyo naman. At ilang po alalayan na isara. Tututulak lang ganun. Para mag-lock na po siya. Ayun, o. Oh. Yun, narinig nyo po. Yun. Ngayon, tingnan na natin. Check upin natin kung nagalaw pa. Ayan, napakatigas na po. Oh my God. Kita nyan. Nag-grip na po niya eh. Siyempre, wag natin kalimutan na lagyan ng langis. Ito po yung nagdadala sa kanya eh. Langis. Yan. Okay, habang sinisip-sip niya yung langis. Oh my God. Ay mag-proceed naman tayo dun sa kabila dito.
dito naman tayo. Okay? Palitan natin dito. Ay, ayaw pong matanggal. Kumapit na po. Ayan. Atin lang munang bugahan ng WD-40. Ito po, WD-40. Atin lang lagyan sa loob ng WD-40. At wala po tayong magagawa yan kundi mag-antay ng mga 15 minutes. Ayan. Ngayon ko lang napagtanto na ang WD-40 ay nakakapaghiwalay ng magkadikit na katulad nito. Hindi po matanggal. Mamaya magantay tayo ng mga 15 minutes ay kusa na yang maghiwalay. Kung kusa na siyang maghiwalay, ang WD-40 ay pwede natin i-recommend sa mag-asawa na nag-aaway. I-spray mo lang kusa nang maghihiwalay. Joke lang. Huwag naman ganun. Ayan, sa pagbabalik, natapos na natin ang 15 minuto at inasubukan na paghiwalayin na katulad ng sinabi ni Recontech, kusa na siyang maghihiwalay. Ayun nga po, ang galing talaga ng WD-40 kusang naghihiwalay. Okay? Same process ang ating gagawin dito, mga newbie. Watch me, mga newbie. Yun, tanggal. Ito po, naiiwan na yung bosing. Yan. Yan na yung sira na dalawa. Yan. Tapos, ganun din lang yung gagawin ni Recontech dyan. Yan. Kung gusto nyong panoorin ulit, i-watch nyo lang. Yan. Para kung kayo na yung gagawa, ay masusundan nyo po. Yan. Atin lang ibubuka. Ibubukadkad. Yung kanyang bulabulaklak. Ayan. What? Bumukadkad na. Unti-unti lang natin paikot. Ayan. Isang portion na lang. Toink. Ayun. Perfectly na. Bumuka na lahat. Ayan po. Oh. Kita nyo ba? Ayan. Anlinaw ano? Bumuka na. Ngayon, lalagay natin yung bago. Nakatulad ng pagtanggal natin, ang nguso ay nasa pinakaloob. Ayan. Kusa na po yung maitutulak. Ayun, narinig nyo na itulak na natin. Tapos, atin na pong itutulak yung mga yun. Narinig nyo? Atin na po yung itutumba lahat hanggang sa mag-grip nya na po yung mismong busing. Ayan, lapit ko sa inyo ulit. Every development, papakita natin sa ating viewers. Ayan. Nagalaw pa ba yung busing? Ayan, ay napakatigas na po. Oh my God! Lumalaban na po. Ang mahalaga ho kasi dito, i-grip niya po yung paligid. I-grip. Para pag umikot yung shafting mo, hindi po siya kasama sa pag-ikot. Na gets? Huwag natin kalimutan naman na lagyan ng langis. Kasi ito po yung buhay niya talaga. Okay, mga viewers, sa pagbabalik, akin na pong naliha at nalinis yung surface ng ating rod. Tingnan natin kung mayroon po siyang sabit. At kung may sabit, ay kailangan natin bumili ng bagong rod. So far, wala naman. Yan, maririnig nyo po yan kung mayroon. Yung katulad niya, no? Yan. Since wala naman, ay balik na natin yung plastic spacer. Okay, welcome back again sa aking mga viewers. Naikasak ko na po yung motor casing. Ayan, nalagyan ko na po ng tornilyo na apat. Ngayon, meron ulit akong isishare sa inyo, mga viewers at mga subscribers. After nyo magpalit ng busing, ayan, ng dalawa, ito, yung dalawang yan, may instances na pagbalik nyo po ng motor at saka motor casing ay sumisikip po dahil doon sa size ng busing. Maaari na yung nabili natin ay mas maigsi po yung nguso niya. Mas maigsi yung nguso niya.
Ito, baka maigsi po yung nabili natin dito. Maigsi yung ganito. Ngayon, nung paghigpit natin ng apat na tornilyo ay may mga cases na ayaw pong magalaw ng X ng paganon yung ating rod. Kaya pwede po kayo magbawas ng plastic spacer. Yan. Pwede nyo po yung bawasan. Ngayon, papakita ko na sa inyo. Ayan. Meron po siyang space ng bahagya. Ang tawag ko dito ay tantiameter. Kayo lang po ang nakakaramdam niyan. Ayan, meron pong kunting-kunti lang, manipis. Maaring kasi nipis po nito pag pa-side view. Ayan. Ayan, may spacer po akong hawak. Ayan, kasi nipis po niyan. Yun lang po yung dapat na distance. Huwag pong, huwag naman pong malaking-malaking alog kasi itong puwit ng ating rotor, ito, rod, puwit ng rod, ay tumutukod po dito sa butas dito. Ayan, umaabot yan. Tapos, lalagyan naman natin ng tornilyo dyan, eh, hindi natin namamalayan, inaabot niya yan. Tapos, sasabihin nyo kay Recontec, Recontec, maingay yung aming electric pan, palit busing na ako, palit shafting. Yung pala, yung puwit ng rod mo ay umaabot doon sa tornilyo. Ganun po yung nangyayari. Okay, ilalagay ko lang po ang gearbox. Ngayon, moment of truth sa mga viewers ko at newbie na sumusubaybay sa Recontec. Atin lang pong lagyan ng indicator para everybody is happy. Ayan. Atin na pong isasaksak. What? Pakita natin sa inyo. Ayan. Saksak na po. Nilagay na. Then, lagay natin sa 1. Ayun! Umikot na po. Lagay natin sa 2. Ayan! Lalong umikot. And lan. Ganon din naman sa 3. Ayan. Maraming salamat sa inyo sa pag-aantay na matapos natin ang pagre-repair ng Mitsu electric pan na ito. Kung meron kang natutunan, sigurado ko na may natutunan ka. Kaya huwag mo naman kalimutan na mag-subscribe sa Recontec channel. At antabayanan mo pa yung mga ibang tips na isishare ni Recontec. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye everyone.